Nang wala ngang ano-ano'y biglang sumabog ang unang sasakyan sa hanay ng konboy, ay dito na naramdaman ng mga mersenaryong Ruso na tila nga ba ay may kung anong mali sa mga nangyayari. Sa mga oras na iyon ay layon nga nilang makuha ang kontrol sa isang oil field na nasa lokasyon ng Eastern Syria, at inasahan na rin ng naturang grupo na ito ay magiging katulad lang din sa ilang mga nakagawian na nilang mga misyon. Tinatayang nasa 500 katao ng mga pinagsamang Russian mercenaries at mga pro-Syrian government fighters ang nooy paparating na sa nais nilang kubkubing minahan ng langis. Kung kaya't dahil din sa kanilang marami-raming bilang ay inaakala na rin ng mga ito na tiyak ngang pagkakita pa lang sa kanila ay siguradong magtatakbuhan o magsisitakas na dahil sa takot ang sinumang noon ay kasalukuyang dumedepensa sa naturang tinatarget nilang area. Subalit sa isang saglit ay waring ang biglang naging baligtad ang kanilang nauna ng inaasahan, at imbis na sumulong laban sa direksyon ng aatakihin nilang lugar ay sila nga ang dagli ang napahinto kasabay ng paggulantang ng sunod-sunod na mga pagsabog papunta sa mismong ground na kanilang kinaroroonan. At hindi din nga nagtagal ay nagsimula na ring pinalibutan ang kabuoang lugar ng mga sasakyang pang-ering patigma na tulad ng mga AZ-130 gunships, mga Predator drones at mga Apache helicopters, at gayon din ng ilan pang mga fighter jets na wala rin ngang pangingiming pinagtitira ang mga umaataking pwersa sa halos lahat ng mga anggulo. Dito ay hindi nga alam ng mga pwersang Ruso na ang isa sa mga nagtatanggol pala sa oil field na nais nilang makuha ay walang ang iba kundi ang mga American Special Operation Forces na sinusuportahan pa naman na ngayon itinuturing na pinakamalakas na Air Force dito sa buong mundo. Kung kaya't sa loob lang ng ilang saglit ay ang inakalangang isa lamang na ordinaryong misyon ay biglaan ngang naging malaimpyerno at nauwi sa pinakamalagim na pakikipaglaban para sa mga sinasabing notorious na mga Russian mercenaries na mas kilala naman sa tawag bilang ang mga grupong PMC Wagner. Upang mahadlangan ang mabilis na pag-usbong ng self-proclaimed Islamic State sa Syria, ay minabuti nga ng Amerika na magpadala dito ng kanilang mga kasundaluhan simula pa noong year 2014. Dito ay kanilang sinuportahan ang side ng tinatawag na SDF o ang hukbo ng Syrian Democratic Forces. At paglipas lang ng taon ay nakisali na rin doon ang Russia laban sa mga ISIS, subalit para naman sa panig ng Assad Syrian Government Forces. Hindi nagtuturingan bilang magkaalyado ang SDF at ang mismong Syrian Government Army. Subalit dahil sa pareho nila noong nilalabanan ang mga teroristang ISIS, ay nauwi nga sila sa kasabihan na ang kaaway ng aking kaaway ay maituturing ko na rin bilang isang kaibigan. Kung kaya't sa pamamagitan ng kaisipang iyon ay naiwasan nga kahit papaano ang ilang mga pagtatalo na magkabila ang panig. At paglipas pa ng ilang mga taon ay unti-unti na nilang naitaboy ang mga ISIS, at hanggang dumating ang taong 2018 ay naging mangilan-ngilan na lang din ang natitirang base ng mga terorista na nasa parte pa rin ng bansang Syria. Sa kasagsagan pa rin ng mga panahon ding ito ay para naman mas maiwasan pa ang mga hindi inaasahang tunggalian sa pagitan ng magkabila ang armado na sinusuportahan ng US at Russia sa lugar, kung kaya't noon din ay nabuo ang tinatawag na deconfliction line o ang linyang epektibong kumakalahati sa nasyon ng Syria sa pamamagitan naman ng ilog ng Euphrates. Bukod pa sa naturang linya ay nagkaroon din sila ng isang special telephone channel upang magkaroon naman ng pagkakataon na matawagan na magkabila ang pwersa ang isa't isa. Pero sa kabila ng lahat ng mga precautions o mga pag-iingat na ito, ay noon ngang Pebrero 7, taong 2018, ilang milya lang ang layo mula sa kinaroroonan ng ilog ng Euphrates, ay dito na nga magaganap ang pinakakauna-unahang mortal na sagupaan sa pagitan ng mga Russian at pwersa ng mga Amerikano magmula pa noong magtapos ang panahon ng Cold War.
sa huling gabi ng nasabingang petsa ay ang nasa 500 mga attacker na mula sa pinagsamang hukbo ng Russian at mga Syrian fighter ay walang ang atubiling inatake ang isang base ng mga Syrian Democratic Force o SDF na nasa lokasyon naman ng tinataya nga lamang na 5 milyang distansya mula sa Euphrates River at nasa ilalim din nga nito noon ang pagkontrol sa isa sa pinakapangunahing oil fields ng bansa. Pero sa kabila ng mga bagay na yon ay hindi pa rin nga nagpapigil ang mga umaataking Syrian at Russian troops at walang ang pagbababala na pinaputukan na nga nito ang nasabing base ng SDF. Sinasabi pang sa naging paglusob ay sinusuportahan pa ang mga attacker ng ilan sa mga gawang Ruso ng mga battle tank kasama din ang mga mortar artillery at dala nitong mga rocket launchers. Subalit bilang karagdagan pa nga bukod rito ay naka-standby din daw noon ang ilang mga aircraft ng Russian Air Force upang handang magbigay ng air support anumang oras. Subalit sa pagsisimula nga ng paglusob ay nananatili pa nga lamang itong nakalapag sa lupa. Gayunpaman, habang ang lahat ng nangyayari ay tila ba kasalukuyan noong naaayon sa pinaplano ng mga Syrian at Wagner Group, ay bigla namang nagring ang linya ng telepono sa isang Russian headquarters na nooy nasa malapit sa lokasyon ng Euphrates. Ang tumatawag ay ang isang representative mula naman sa US military at pilit na inaalam kung galing nga ba sa panig ng mga Russian army ang sumusugod at nagtatangkang kumuha sa kanilang military base na nasa lugar ng Conoco Oil Fields. Sa mga sandali pa namang iyon ay hindi na nga lang ang mga SDF ang kasalukuyang sumasailalim noon sa ilang maiigting na mga pagpapaputok mula sa mga artillery na mga umaatake. Kundi kasama na o damay na rin nga ang mga kaalyado nitong hukbo na mula sa hanay ng mga American Green Beret, mga Army Rangers at gayon din ang pangkat mula sa US Marines at ilan pang mga support units na naroroon. Kung kaya't nang makumpirma sa tawag at mariin ngang tinanggi ng side ng Russian Army na sa kanila nang galing ang mga fighters na sumugod sa base ng mga Amerikano at matapos nga lang ang naging pag-uusap sa telepono ay ilang saglit na lang din ang lilipas bago nga maramdaman ng umaataking Syrian at Wagner mercenaries kung gaano naman kabagsik ang matitikman nilang ganti mula sa full force ng American military. Napakatindi at lubha talagang malakihan ang naging response ng US forces laban sa mga hukbong sumalakay sa kanilang kuta. At sa katunayan, dahil nga sa sobrang maigting ang naging mga pagganti ay bago pa man maabot ng mga Russian convoy ang kanilang starting position para nga umatake, ay ang mga nauna at pinakahuling mga bihikulo na kanilang daladala ay mabilis nga agad na nalagas sa pamamagitan ng isinagawang classic ambush maneuver mula sa puwersa ng US na naging dahilan naman para nga matrap sa gitna ang puwersa ng mga mercenaryo. Ang mga itinitirang missile ay mula sa isang American Reaper drone na manakanakang ang nagpapaputok patungo sa mga target na convoy. Pero pagdating sa panig ng mga Rusong Wagner na nasa ground ay animong ang invisible o hindi nito nakikita ang naturang aerial vehicle kung kaya't para nga sa mga ito ay lubha talaga silang nahihirap ang maintindihan kung saan nga ba talaga nang gagaling ang tumatama sa kanilang mga missile. At hindi pa rin nga natatagalan ay mas dumami pang lalo ang mga balang nagliliparan sa area ng labanan at nagdulot din ng higit na mas marami pang dagdag na bilang ng mga casualties sa panig ng mga umaatakeng pwersa nang simulan na rin ngang pagganahin ng mga Amerikano ang mga artillery at maging ang gamit nila doong mga HIMARS rocket launcher system. Subalit habang nasa estado pa rin noon ng pagkagulat ang mga Syrian at Wagner Group at hindi pa rin nga nila ma-realize kung ano na nga ba ang mga nangyayari, ay bigla na rin ngang lumitaw mula sa kalawakan ang apat na units ng mga Apache helicopters. Kahit medyo malayo o mangilan-ilang milya ang nooy pinagpepwestuhan ng mga Apache mula sa lokasyon ng mga Wagner ay hindi pa rin naman nakaligtas dito ang ilang mga pinupuntirya dahil sa taglay niyang precise infrared optics.
Kung kaya't sakto ngang nasa pool din ang sandatan nitong laser-guided na Hellfire missile ang mga battle tank na kanilang target, habang ang isa pa nitong weapon na 30mm cannon ay nagawa namang pwersahang mapawidraw ang ilan sa kanilang mga kalabang infantry. Hindi nga din nawala sa aksyon ang kinikilala sa ngayon bilang ang pinakaharing warjet sa kasalukuyan na mga F-22 Raptor. Gayun din ang mga F-15 fighter plane na sa kalaliman pa nga ng naturang gabi ay isa din sa mga humanting sa kanilang mga kalaban, habang daladala pa rin ito ang kanyang natatanging bomba na may kakayanan pa namang mag-penetrate sa kahit gaano pa kakapal na mga pinagkukublihan. Pagdating naman sa mga AZ-130 gunship na nakapaligid din sa himpapawid ng lugar ng pinaglalabanan, ay individual naman itong nakikipag-engage laban sa kanyang mga tinatarget. Pero kung ang naturang gunship ay paisa-isa lang ang pinupuntirya, ay ito namang maladambuhala sa ere na B-52 Stratofortress na isang ang uri ng US Strategic Bombers ay ang siya nangang gumawa para nga lubusang wasakin ang formation ng paparating palangsa ng convoy mula sa mga Syrian at Russian attacker. Uungat sa ilang mga nakayanang makataka sa hanay ay nagawa pang ang makapagtago ng mga ito sa malalapit na gusali. Subalit yun nga lang ay hindi na rin magtatagal ang pagiging ligtas ng mga ito mula sa nasabing lugar na kanilang pinagkukublihan. Sa deadly clash ngang naganap ay tila ba hindi nga nakaporma man lang kahit konti ang mga kasapi ng upahang Russian mercenaries, at bagaman ayon pa sa isang kumalat na sabi-sabi ay sa kasagsagan ng nangyayaring salpukan ay ilang piloto umano mula sa kalapit na Russian airbase ang humingi nga daw ng permiso upang makapag-take off. Subalit hanggang sa matapos nga ang insidente ay hindi naman gumalaw sa kalupaan ang naturang mga naka-standby pa rin na mga SU-34 at SU-35 warjets. Ayon din sa ilang mga impormasyon ay sa sobrang tindi na mga nalalagas na sa panig ng mga Wagner at Syrian fighter ay hindi na nga napigilan pa ng isa mismong Rusong army commander na tumawag sa side ng US forces upang humingi ng isang ceasefire o agarang tigil putukan. Ibig sabihin ay ang ginawa nga ng isang Rusong army commander ay isa talagang hakbangin na siya ding indikasyon o maaaring magpatunay na sa kabila ng lahat ng kaganapan ay may kontak o ugnayan talagang nagaganap sa pagitan ng mismong Russian military at sa grupo ng mga umatakeng pwersa sa kampo ng mga Amerikano at ng mga Democratic Forces. Pero pagdaka ay mismo ring mga Russian survivor na ito ang nag-ulat na aabot nga raw agad sa tinatayang nasa 200 bilang na mga napinsala o katumbas ng halos kalahati sa laki ng mga sumugod nilang pulutong ang siya umanong agaran nilang tinamo sa loob pa nga lang ng ilang minutong pagsisimula nang nooy naging pagresponde ng pinagsamang firepower ng mga puwersang Amerikano. Dahil sa marami-raming pagkalagas ng kabilang hanay ay nag-ugat naman iyon ng wari pagkagalit ng Syria at Moscow laban sa Estados Unidos, at tinurang masyado umanong naging brutal ang naging pagganti ng US Air Force. Pero ang mariin namang iginigit dito ng mga kano ay wala nang dapat na isisi sa kanila, sapagkat matatandaang bago umano sila gumawa ng aksyon ay ilang beses nga muna nilang kinontak at tiniyak sa side ng Russian Army kung talaga nga bang hindi nito mga sundalo ang siyang umatake sa oil field ng Conoco. Subalit sa kabila ng palagiang pagtanggi ng mga Ruso na wala silang kinalaman sa naging pag-atake ng mga mersenaryo, ay isang ang impormasyon ang nailahad base na rin sa isang na-intercept na phone call sa pagitan ng pinuno ng Wagner at ng ilang Russian minister. At dito ay sinasabing ang naganap na paglusob sa oil field ay mismo umanong order mula sa pamunuan ng Moscow. Para sa kasapi ng hanay ng mga mersenaryo ay talagang ang tumatak sa kasaysayan nila ang naganap na bakbakan sa Conoco bilang ang tinawag na Red February. Bukod kasi sa isa ito sa pinakamatindi, ay ito rin ang pinakakahiyahiyang pakikipagsagupaan na naranasan ng kabuuan ng kanilang grupo.
Sa kabila namang banda ay matagumpay na ninamnam ng hukbo ng US at ng katuwang nitong grupo na Syrian Democratic Forces o SDF, at matapos nga iyon ay mas lalo pa nga nilang pinagtibay ang lokasyon para naman mahadlangan ang mga di inaasahan pang magiging pag-atake dito ng sinuman sa hinaharap. Pero higit pa sa naging successful na pagdepensa sa hawak nilang area ay ang nangyari din ngang demonstrasyon o pagpapakita ng Estados Unidos ng kanilang superior air power ay tila nga ba magsisilbi na ring babala sa kahit sino mang kalaban nilang panig upang mag-isip-isip nga muna bago nga magpasyang tuloy ang lumusob at matikman ang matinding puwersa, hindi lang ang mula sa hukbong panghimpapawid nito kundi kasama na rin maging ang kabuoang lakas ng US Combined Forces.